sa kaitasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Patuloy po tayong nagdarasal para sa isa't isa. Ang ating banal na misa, pagunita kay San Arnold Jansen. San Arnold Jansen. Siya po ang pundador ng Society of the Divine Word. Isang kongregasyon para sa mga misyon. Marami mga Pilipinong misyonero na mula sa Society of the Divine Word na nagbibigay ng mabuting balita sa maraming bansa sa buong mundo. At ngayon din ay ang 25th anibersaryo, pilak na anibersaryo ng Margareta Home for the Blind. Silver anniversary ng Margareta Home for the Blind. Ipagdasal po natin na silang mga batang ito na bulag, gagabayan ng Panginoon. Ang kapansanan nila'y matatanggal sa bisa ng kapangyarihan ng Senyor na mahabagin. Mga kapatid, aminin natin nating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Arnold Jansen upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaalam mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalam para ang kapwa'y magmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki na ang pangalay Sis. Siya'y anak ni Abiel at apo ni Zeror na anak ni Bekorat at apo naman ni Apya. Mayroon siyang anak na ang pangalay Saul na nasa kanyang kabataan.
Ito ang pinakamakisig at pinakamatangkad sa buong Israel. Minsan nawala ang mga asno ni Sis, kaya inutosan niya si Saul na magsama ng isang katulong at hanapin ang mga asno. Hinalughog nila ang kaburulan ng Ephraim at ang lupain ng Salisa, ngunit wala silang nakita isa man. Nagtuloy sila sa Saalim, ngunit wala rin. Nagtuloy sila sa Benjamin, wala rin silang makita. Nang dumating si Saul, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Iyan ang lalaking sinasabi ko sa iyo na maghahari sa Israel. Pahiran mo siya ng langis at italagang hari ng Israel. Siya ang magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Naaawa na ako sa nakikita kong paghihirap ng aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel at nagtanong, "Saan po kaya makikita ang manghuhula?" Sumagot si Samuel, "Ako ang manghuhula. Sumama ka sa akin sa altar sa burol at magsasalo tayo sa pagkain. Sa umaga ka na lumakad, pagkatapos kong sabihin sa iyo ang gusto mong malaman." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at binuhusan ang ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binusan kita ng langis ng Panginoon upang maging hari ng Israel. Pamamahalaan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon dahilan sa lakas mong bigay. Siya ay nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinakadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Sa dugo ay magturo, magpalaya sa pinanggo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at makita niya si Levi na anak ni Alpeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang makita ng si Jesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumusunod sa kanya. Nakita na ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi ba nangangailangan ng manggagamot? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Kundi ang may sakit, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos. Unang Samuel, Ebanghelyo ni San Marcos. Ang pinakabuo dito, hanapin natin kung paano mag-isip ang Diyos. Ang Diyos, nababanaga natin kung ano kalooban niya sa pamamagitan ng dasal, sa katahimikan, inaabaga natin kung ano ang gusto niya sa atin. Hindi tayo yung ating pag-iisip. Ang pamamaraan ng Diyos ay masumpungan natin at hindi ang daan ng mundo. Ano ibig ko sabihin? Sapagkat sa unang pagbasa, gusto ng mga bayan ng Israel na maging sikat. Gusto nila may hari sila. Ha? May hari. Kasi wala silang hari. Yung mga kapitbahay nila, may mga hari. Nainggit sila. Ano yun? Ano yung mga balita ng chika? Sila Marieta, sila Marisol. Ha? Nakikita nila yung engranding royal na selebrasyon. May regal na pagdiriwang. Ha? May mga trompeta pa. Totorotot! May mga karwahe. May palasyo. Ha? Tapos, kaborloloyan, kaek-ekan, mga palamuti ng isang hari. Ha? Yung hari, ha? Merong kapa na napakamahal. Alpombra. Red carpet. Yung korona niya, mga brillante. Mga mamahaling mga bato. Ha? Nako. Ang ganda pa ng musika. Tapos, yung mga nasa palibot, paggandahin natin yung pangalan. Ay, yung mga nakapalibot, Cordon Sanitaire. Yung driver niya, ang tawag, chauffeur. Ang kusinero, chef. Ang tagabukas ng pinto, butler. Kaya sa ating unang pagbasa, pinili ng Israel yung gwapong-gwapo, yung artista. Maganda ang tindig.
matangkad, guwapong-guwapo, si Saul. Hindi ba ganyan tayo mag-isip, mga kapatid? Ipagpapalit mo pa ang Diyos sa guwapong artista, hindi po ba? Ano ang sabi ng Panginoon kay Samuel? Ako ang tinalikdan nila. Ayaw nila akong maghari sa kanila. Umiiyak. Masakit ang damdamin ng Diyos. Ang pinili, yung makisig, yung gwapo, yung artistahin, ka-ek-ekan, ka-borloloyan, palamuti, pasabog, tada! Ang aral po natin, yan po yung daan ng mundo na lagi tayong nahatak, nahihila at nahuhulog. Nakalimutan na natin ang Panginoong nagmahal sa atin at nag-alay ng buhay. Unang pagbasa lamang yon. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Marcos, paano yung mundo ng daigdig? Sumama tayo sa mga VIP, sa mga dignitary, mga matataas na tao, high society, who's who? Yan ang mga kaibigan natin. Yan ang mga kasosyo natin. Socialite. Diba? Sino kabarkada ni Jesus? Yung mga publikano? Mga mabababang uri ng tao yan. At mga makasalanan. Yikes! Yigs! Ang ebanghelyo natin, yan ang paningin ng mundo. Ganyan ba tayo? Paano si Jesus? Nakita ni Jesus si Levi, si San Mateo, anak ni Alpeo. Nagkokolekta ng buwis. Ayaw na ni Mateo sa ginagawa niya, pero doon ang kanyang kalagayan. Ipinanganak na siya, nagisna na niya, na ganito. Gusto niyang makaalis dito sa sitwasyon nito. Alam niya na makasalanan ito, madumi ito. Gusto niyang lumaya pero hindi niya kaya. Kailangan niya ng tagapagligtas. Gustong gusto na niya. At nung nakita siya ni Jesus, ang tagapagligtas, Mateo, Levi, sumunod ka sa akin. Nagtinginan mata sa mata. Alam ni Jesus ang nais ni Mateo. Ako ba? Tama ba? Ako ba tinatawag ninyo? Baka nagkakamali kayo. Kilala niyo ba ako? Oo, kilala kita. At pinipili kita. At dito na paiyak si Mateo. Meron palang nakakaalam ng sitwasyon ko, nababasa ang iniisip ko, alam ang nasa puso ko. Yan ang Panginoon. Alam yung mga nakalimutan ng salipunan. Alam yung pinakamalalim na hangarin, na makalaya, guminhawa, tumahimik, mapayapa. Sabi ni Jesus, pumunta ako dito upang pagalingin kayong may sakit. Ano aral sa atin? Mahilig tayo sa kaek-ekan. Pinipili pa natin ang gwapong artista kaysa yung Panginoon. At mapaghusga tayo, gusto natin ang mga kapaligid natin, yung mga matataas na tao. Kilala ko ito, kilala ko siya. May connection ako. Alalahanin natin ang Panginoon para sa mga nasa ibaba ng lipunan. Hindi muli
Itong binibigyan ko ng diin, hindi ang pamamaraan ng daigdig, hindi ang daan ng mundo, kung hindi ang mata ng Diyos, nawa meron tayong paningin ng pananalig upang may apresyasyon tayo sa gusto ng Panginoon. Mga mabababa ang kanyang kamay ay nasa ordinaryo sa mga taong nangangailangan at sila ang tutulungan ng Panginoon. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Arnold Jansen, alamin natin ang paningin ng Diyos. Sumunod tayo at tayo'y mapabilang sa mga pinagaling, pinagamot at hinilom ng manggagamot na si Jesus. Minamahal ko mga kapatid, dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at sila ay maligtas. Tugon po natin, banal na manggagamot, hipuin mo kami. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang ating simbahan naway makita bilang mapagpagaling na tahanan ng mga mahihina at mga makasalanan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway isakatuparan ng malinis at tapat ang kanilang mga gawain, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway ibuhos ang kanilang buhay sa Diyos at sa simbahan, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan nating lahat ng may habag at pangunawa, manalangin tayo. Banal na manggagamot, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang mga pag-iisip ng mga tinawag mo upang gumawa ng mga mahalagang pagpapasya sa kanilang buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating pagkahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa pagkahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Arnold Johnson ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialin namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalong-lalo na si Monsignor Norberto Habos. Lahat ng mga pumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Arnold Johnson, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Roque, San Lazaro, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay St. Arnold Johnson. Nang iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque,
O pinagpalang San Roque, pintakasi na may mga karamdaman, lingapin mo pong aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kayo narito ba sa digbing maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng panahon sa Kristo at inyo pong panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila mga pangalan sa binyag na naibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos.